Hello, good day everyone. Welcome sa ating YouTube channel, Jekan Vlogs. For today's video, magpapagawa po tayo ng gold pendant using our scrap gold. Please watch the whole video para magkaroon kayo ng idea kung paano gawin ang isang pendant mula sa inyong scrap gold na akala nyo wala ng pag-asa, meron pa pala. In 5, 4, 3, 2, 1. So sa pagkakataong ito guys, tinutunaw na po ni Kuya yung scrap gold natin, yung mga putol-putol na kwintas yan. Maninipis lang kasi ng mga kwintas yan, kaya napag-desisyonan ko na ipagawa na lang ng pendant. Yung shop na to, ito din yung shop na nagpadugtong tayo ng gold na singsing. Kung makikita nyo aking video last time, meron tayong video dyan. Tingnan nyo na lang, ito po yun yung Jeans Jewelry and Accessories Shop. Located po siya sa Colon Street, Cebu City. Yan, tinutunan nga ni Kuya. Kakamangha lang tingnan, diba? Tapos nilalagyan ni Kuya ng puting pulbos. Yung puting pulbos niyan, tawag dyan is borax. Para saan yung borax? Yung borax daw, kasi nagtanong ako kay Kuya, yan daw yung panglinis ng gold pag tinutunaw, kasi pag hindi daw nilagyan yan, magkakaroon ng mga itim-itim. So yung borax, tumutulong yan para mapalinis yung gold, parang siniseparate niya yung dumi. Yan yung sabi ni Kuya. Kaya pag after niya matunaw is purong gold na siya, wala na siyang itim-itim kasi may nilalagay sila dyan yan. Please watch the whole video guys para magkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng gold pendant from your scrap gold na akala mo ay wala ng pag-asa, meron pa pala. So pagkatapos sa mabuo na gold, siyempre may molder sila Kuya dyan. Hindi ko alam kung anong tawag sa masinan. Inomold nila yung ginto. Yung iba naman fina-flat. Depende po. Yan o. Yan, minomold na ni Kuya pa ulit-ulit. Para mas humaba siya. Honestly guys, hindi po talaga pendant yung ipapagawa ko dito sana. Kasi ang first option ko niyan ay gagawin siyang sing-sing. Yan, nakikita niyo yung pinapahaba ni Kuya para gawing sing-sing. Unfortunately, nagkaroon ng problema kaya hindi siya nagawa ng sing-sing. Kasi pag binabaloktot siya, napuputol. Sabi ni Kuya, gold naman pa rin siya pero mas marami lang yung ibang chemical kaysa sa gold. Kaya nagkaganon. Kaya yan, trinay ni Kuya gawing sing-sing pero napuputol siya. Kaya napag-desisyonan ko na lang na gawin na lang siyang pendant. Kasi straight lang siya eh. Yung simple na pendant lang. Yung parang rectangular bar na pendant lang. So hindi siya binabaloktot. So safe siya, hindi siya mapuputol. Tsaka may kabigatan din naman siya. Kaya yun, ginagawa na lang siyang pendant. Yan, makikita nyo yan guys. We'll be right back.
And guys, pinapokpok na siya para baloktotin para gawing singsing sana, kaso naputol yun. Diba nakita nyo naputol? Kaya napag-isipan namin na gawin na lang siyang pendant. Kasi napuputol talaga siya, nakailang try din si kuya dyan. So, kaya yun, back to basic na naman, tinuna ulit siya, tapos gagawin ulit na parang malit na gold bar, tapos imumold ulit siya para gawing pendant. Mas madali na yun, kasi straight lang siya eh, hindi mo na siya kailangan baloktutin. Watch the whole process na lang guys para magkaroon po kayo ng idea paano gawin. Yan na siya guys, pendant na siya pero hindi pa siya pulido. Yan, iniinit na ni kuya yan. Yan lang yung design niya, napakasimple lang. Pero may dating. Yan, nilalagarin na ni kuya para sa lagayan ng kwintas. Nilalagyan niya palatandaan. Yan o. Sobrang lipis ng lagarin niya. Pang gold talaga. Tsaka pang maliit ang butas na panglagari para sa especially para sa paggawa ng mga ganyan mga maninipis or maliliit na butas. Yan oh. Tsaka hinahandle din ni kuya para sa pasukan ng kwintas. Handle lang yan guys. Yan oh. Diba? Astig. Galing ni kuya guys. Tsaka malinis din gumawa. Pulido. Tapos ang proseso, nililiha para mas kumintab. Tapos binabuffer din nila. Yan sa machine na yan. Liha, tapos binabuffing para mas kuminis. Para talaga siyang ano, brand new na pendant. Di mo akalaing pinagawa mo lang. Yan. Pag natapos yan guys, di mo akalaing pinasadya mo. As in, para talaga siyang binili mo siya sa mga jewelry shop or sa mga gold shop. Thank you.
Yan, pinakinis na. So, pagkatapos pakinisin, pinakintab, pinunasan ng tissue. Pagkatapos dyan guys, pinupukpok nila yan. Kung nagtatanong kayo kung ano yung pinupukpok na yan, yan yung tatak niya na 18 karat. Parang naka-engrave siya. Yan. May tatak talaga siyang 18 karat para malaman kung anong karat ang ginto na meron kayo. Tsaka maganda talaga. Yan o. Makikita niyo naman guys. Sobrang galing. Nakaka-amaze lang ba? Tapos noon, buffing ulit para kuminis ulit. Yan lang. Galing. Tapos pagkatapos ng buffing guys, nilalagay nila sa yung may parang tubig dyan na may hinahalong kung anong chemicals yata yan. Tapos may electronic din silang ginagawa dyan para siguro mas kumintab palalo tsaka mas kuminang. Yan o, na nilulublog nila yan dyan. Yan o, bumubula na siya. Grabe guys o, sobrang kintab. Ganda, grabe. Kaya sa mga gustong magpagawa, dito po kayo magpagawa kay Kuya Jeans Jewelry and Accessories Shop dito sa Colon Street. Ayan yung finished product guys. Kinakabit na ni Kuya yung quintas na white gold match with 18 karat gold pendant. To all my subscribers, thank you. Please like, comment, and share. And sa di pa nakasubscribe, please do subscribe to support my YouTube channel. Thank you guys for watching this video.